Sa akin, para doon sa mga first timer at di pa ako kilala, my name is Louis Gascon. So katulad nyo rin ako na na-invite na namangha din, pero nung una parang siyempre makapulsure shock ka pagka first timer, correct? Yes. Yung mga tipong, sino gusto yung mama? Wala nga pera. Yung utak mo sumasagot eh, no? Sino gusto magkakotse? Ang utak, wala mo pamasahe. Nakagutom nga, pupay payang. Yung mga utak mo sumasagot eh, no? Nakaka-relate? Yes! So isa rin ako sa mga nagtatrabaho din dati. Nakatapos din ang ano, tawag na ito, trabaho ko dati sa mga kusina. Pamilyar kayo sa kusina, eh, no? Yes. Mga trabaho ng kusina. Kasi una-una, yung height ko, pang kusina lang. Pangalawa, yung mukha ko noon, pang kusina rin. Nakita ka lang ang mukha, pag binato mo ng papaya, laglag, atsara na. Grabe na, grabe na katawa. Of course, ngayon, iba na. And, isa rin ako sa ano, isa rin ako sa, tawag niya ito, nagkaroon din ako ng college, pero prelim pa lang, sabi ko prelim, bagsak, batay. Sa UP, pamilya kayo UP? Yes! University of Perpetual. Las Piñas, Las Piñas, di ba? So, dyan ako, tapos graduate ako high school sa Arellano Pasay. Pamilya kayo sa Mabini, alam niyo sa top, di ba? Yes. Alam niyo Lasal? Yes. Hindi doon, dito lang, sa Memendo. Tapos yun, ayun, prelim, bagsak, tapos midterm, sabi ko, bagsak pa rin. So sabi ko, nag-isip-isip na ako, sabi ko, hindi na ako itutuloy. Kasi nakonsensya na ako sa nagpapaaral sa akin. So tumigil ako sa pag-aaral, kasi nagpapaaral sa akin, ako din, which is student ako. Eh. Sabi ko, estudyante ko, bobo. Tapos yun, kaya siyempre, naaliw ka, di ba, pagka first time mo sa trabaho, yung pinaka-legit ko na ayoko nang balikan mga ibang trabaho, mga walang kakwenta-kwenta, di ba? Noon ako pag-trabaho, pagbago ka, di ba? Excited ka, correct? Excited ka, inspired ka, di ba? Tapos, alba, pirma na kontrata, di ba? Tapos papasok, susuot ka na uniform. Di ba talaga proud ka? Pila yung manita na may trabaho na ako, tapos na ako sa tambay, di ba? Para may trabaho na. Pero habang tumatagal sa trabaho, di ba? Hindi ka na na-excite, no? Tama, di ba? Yes! Yung tipong kaso, na-experience ba ito? Yung tipong kahit visit ka na sa trabaho mo, pero kailangan mo pumamasok? Yes! Kasi yung pumapasok ka na mas maloob? Yes! Ito pa hindi. Ewan ko, kung na-experience na ito, yung dalawang, sa isang buwan, dalawang araw ka lang excited. Pag tuwing susuweldo lang, di ba? Ewan ko, kung na-experience na ito, yung tipong pag tagirap na, alam mo tagirap na? Yung bitin na yung sweldo, di ba? Parang, yung pasweldo, yung mga halimbawa kalagitnaan na tapos na, nauubusan ka na ng ano, di ba? Eh, mo na-experience ito, yung lahat ng nasunod mong pantalong kinakalkal mo lang, baka may tumunog. Yung lahat ng bagbo, uy, may bariya pa, uy, may 20 pa, may 50 pa. Di ba yung mga ganang? Kasi wala pa pagsweldo mo, masaya ka ulit, tapos mamaya malulungkot ka na naman kasi pambayad na ito ng mga ulam ko, ah. Masarap kasi kumain pag-utang, di ba? Ewan ko kung na-experience rin yan. Yung pag kumakain ka na inuutang mo lang. Okay, ewan ko rito, kung nakaka-relating ka rito. Ewan ko rito, ha? Nakaka-relate ba kayo? Yes! Ewan ko natin kung na-experience yun ito. Yung matagal ka maka-order, ang dami ina-analyze mo lahat ng galaw. Di ba, nasa calendar yan, di ba? Mana, magkano to? Mana, magkano to? Papunta ka na sa munggo, delikado na yan. Tapos ma-realize mo, ang difference lang pala ng ulam na pinagkainan mo, mga piso lang, 2 piso. Tapos, manang, may gulong ka pa, manang, lagi mo naman sa bono minuto pa. Ang tagal mo maka-order kasi na-realize mo yung presyo pala problema sa'yo, di ba? Tapos, ewan mo, yung minsan nakakana kung naka-experience ka na ito, yung tipong nag-aabang ka naman sa'kin, di ba, jeep? Okay, bus, di ba? Parang tagal mo makasakay. Tapos magkaroon yung bulsa mo. Gabi na, kinakapango kasi laman ng bulsa. Gablaw mo lang, yan, kulang ha. Minsan social ka ba, di ba? Bili ka sa McDonald's, di ba? Extra rice. Ay, yung gravy ha. Hindi naman yung kinakain, hula mo, gravy. Pero ako yung social. McDonald's yan, brad.
buhay niya, di ba? Yung ating pong ambisyoso, ambisyoso, sino ambisyoso rito? Walang masama maging ambisyoso, correct? Yes. Ako yung tipong mga pasosyal. Di ba? Pasosyal. Pag sabi yung pasosyal, ibig sabihin, bibili ng mga damit ng mga branded. Kahit imitation, correct? Tapos kahit ukay-ukay. Pag ukay-ukay yan, pag may nabili ako at wala pang pera, babalikan kita. Tapos ko sa sulo. Tama? Tapos pagbalik ko, lang niya, nauna nga ako. Ewan ko, di ba yun? Pero isa rin ako sa mga nasasabihan na, walang pera na, walang ano, di ba? Yung mga tipong, minsan kahit na gano'ng kaganda yung idea mo dahil wala kang pera, wala kang boses. Familiar ka doon? Yes. Ang ganda na idea mo, pero di pinakinggan? Kasi wala kang pera? Tama? At minsan pag wala kang pera, hindi ka bisita? Bisita ka? Ang lakas mo lumamundong. Pero pag mayaman, iba, sige kain pa! Yan ang experience ko. Eh, siyempre, dahil ambisyoso tayo, na-experience ko rin. Sabi ko, masarap din yung maman, correct? Yes! Masarap din yung darating ang time, di ba? Kasi alam ko lahat tayo nasisipag. Alam ko yung result mo ngayon. Kung ano man yung result mo ngayon, yan yung decision mo before. Parang kung nagtatrabaho pa ngayon, kasi ang ginawa mo dati mag-apply. Correct? Yes. So, hindi mo rin masisi kasi yun ang programming at nakasanayan natin. Yes. So, nung ako din, nung nakita ko to, sabi ko, dito ako yayaman. Sino naka-feel nun dito? Ulitin ko, yung naka-feel dito na, everything, nung nakita mo yung negosyo to, una, kung ikaw first timer, kung may experience or narinig mo na networking, una, negative ka. Kasi ang magsisingkit agad sa'yo, yung mga pangit, yung mga negative, yung mga kulto-kulto. Ayun, nandito na naman ako. Kaya lang, ang tanong yan, bakit kaya naman nandyan? Kahit pa ulit-ulit. Nakuha mo, malay mo, eto na yung break mo. Yes. Kailangan mo lang buksan yung isip mo. Nakuha nyo? Yes. Kasi ang dami natin maisipag na tumagal din ako sa trabaho na more than mga nasa 8 years na nagtrabaho may get, no? Na ang isa lang na-realize ko, wala pa rin ipon. Ang buhay ko parang coke, kundi sakto zero. Tama, di ba? Ang hirap mag-compute, correct? Gano'ng kasarap yung tipong mamili ka naman na hindi ka lang, di ba? Simpleng grocery, di ba? Kailangan magdala ng calculator? Kaya kahit kailangan sumakto. Mag-ingat kang magdampot, di ba? Sa mga nanay, di ba? Pag-grocery ka, di ba? Pag may dinampot yung anak mo, mapapalo mo. Jankot ka! Diba? So, practical lang ako. Practical lang. Hanggang nakita ko, sabi ko, kung dito ako yaman, ito todo ko. Kahit hindi ko kabisado, kakabisadoin ko yan. Kahit hindi ko master yan, mamaster ko yan. Kahit hindi ko alam yan, aalamin ko yan. Kahit hindi ko lin yan, dilinyay ko yan, basta dyan ako yayaman. Yes! Guys, nandiyan ba si ano? Gusto niyo pakita yung... Meron lang ako papaplay ng video, tapos after neto. Okay lang? Yes! Easy lang to, mga 5 minutes. Joke. Ano mabas lang siya? Ano mabas? Okay. Sino rito yung tipong, sino rito naka-experience na sobrang sipag mo sa trabaho? Sobrang sipag mo sa trabaho, ha? Lahat binuhos mo. Okay naman ang trabaho. Love mo naman yung work mo. Love mo yung work mo. Nagkataon, nung love mo yung work mo ngayon, nagkataon, at the end of the day, bottom line result. Tapos naturingan ka pa na may posisyon, lahat na responsibility sa trabaho mo, nasa iyo. Pero pag tanong mo sa sarili mo, 5 years na pala ako dito, wala pa rin nangyari. 10 years na pala ako dito, wala pa nangyari. Nakuha mo? Sino naka-experience dito nun? Be honest. And yan yung tanong ko. Kumbaga parang, when was the last time na nag-isip ka ng future mo? When was the last time na natanong mo sa sarili mo na 5 years from now, ano ba yung pwede mangyari sa akin? 10 years from now, ano ba yung gusto mong buhay? And galing din ako sa employment na hindi ko na naisip yan before. Kasi ang naisip ko, na ang realization ko parati, langiya, 5 years na pala ako. Wala pa rin. Langiya, 10 years na pala ako. And hindi tayo pabata. Napahal niyo po? Yes. And sabi ko nga, kung may opportunity, grab mo. And ito yung gusto kong pakita sa inyo, kung ano yung buhay na nangyari sa akin, na ayoko na magkwento ng detalye, ito na yung result na nangyari. Yes. And I hope maka-inspire ako sa inyo, kasi alam ko magaling kayo. Alam ko masipag kayo. But ang point ko,
sana na sa pagyan yung sipag at galing mo, ibuhos mo sa tamang opportunity, may kalalagyan ka. So, let's watch the video. Tulad niya rin ako na nanaupo, na naniwala una, na-amaze sa mga nagsalita na sinabi ko sa sarili ko, una, kaya ko kaya yan? Mangyari kaya sa akin? Tama? Lahat ng tanong mo, totoo yan. Pag sinabi mo hindi mo kaya, totoo din yan. Pero pag sinabi mong kaya mo, totoo din yan. Isama sa mga isang, at una, hindi ko nakikita yung kagayang, pero nasabi ko sa sarili ko, masipag din naman ako. Bottom line, well, hindi pinag-uusapan ko nung natapos mo. Bottom line, anong gusto mo sa buhay? At pangalawa, naniniwala ka ba na kaya mo? Yes! Naniniwala ka ba na kaya mo? Yes! Guys, dun sa mga first-timer, I suggest, kung ikaw sasali, kasi kung may pera ka rin lang, kung nasa banko yan, ilabas mo yan. Si banko negosyante. Napa mo? So, kung mag-ipon ka man sa banko, talo ka pa rin sa inflation rate. Napa nyo? Yung value ng pera taon-taon bumababa. So, talo ka pa kahit bigyan ka pa ng interest, magkano lang interest. So, it's better na ilabas mo yan, inegosyo mo. Kung meron ka mga pera na 100, 200,000, pero actually hindi ka naman mayaman, hindi mo lang alam kung paano palaki ng pera, hindi mo sugan. Kung ikaw naman pa-abroad, why not subukan mo to? Kasi goal ko din yan dati. May pera sa abroad pero 30,000-40,000 at wala ka pa rin leverage. At hindi habang buhay mag-abroad ka. Why not mag-build ka ng asset na eto yung pinakamagandang asset ngayon, AIM Global. Kung wala ka namang pera, mas lalo mong gawa ng paraan. Napanyo ko? Kasi kung 5 years ago, ang problema mo pera pa rin, tapos ngayon, ang problema mo pera pa rin, same pa rin, huwag ka mag-expect after 5 years, ganun pa rin mangyari. Walang magbabago kasi wala kang bagong ginawa. Why not, if wala kang pera ngayon, gawa mo ng paraan para after 5 years, ibig sabihin, problema mo pa rin pera, but iba na, how to spend wisely. Ganun po ang nangyari sa amin ngayon. Ngayon, umikita ko ngayon, mga nasa 7 digits per month. Wow! So, at kinuwento ko na yung buhay. Same tayo. Diba, pag pa-uwi, inisip mo, abot kayo pamasahe. Ganun. Tama, saan kayo tayo kakain na pinakamura? Ganun. Diba, ma'am? Yes. Pag 7-11, ano bang pinakamura dyan? Diba, mga ganun pong ganun. So, same tayo ng concern. But ako lang, nangarap at naniwala ko sa akin. Yun yung gusto kong message na maparating sa'yo. Na kahit anong kahit saan pamilya ka galing, bottom line, naniniwala ka pa sa kakayaan mo, na kaya mo din.
Yes! Nagibata ka ba doon? Yes! Yes! Ka. Pangalawa, huwag kayong makinig, umiwas kayo sa mga negative na tao. Pag sinabing negative na tao, kahit sino pa magsabi na hindi totoo yun, na ganito yun, kahit sino, galing na ako dyan, nag-try na ako dyan, sila yun, iba ikaw. Yes! Kung nag-pay man sila, sila yun. Huwag kang makinig sa mga taong nag-pay. At karamihan na nagsasabi ng negative, pag chinek mo yung buhay, wala rin. Taghirap din. Nakuha mo, pag yung puputulong din ng oriente, pinapagbayad ng boarding house, nakuha mo, ba't ka maniniwala sa mga taong wala rin nangyari? If you want to become successful, kumopya ka, makinig ka sa mga taong successful din. Nakuha niyo? Yes! Angat to. Okay, tuloy mo yan. Pangatlo, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na ruler of life. Yan sa'yo, ruler of life. Ibig sabihin, kung from zero age, kung, halimba, mag zero age, eto kalagitnaan, pagpalagyan natin, isarado na natin, mamamatay ka ng 100. Pagpalagyan mo, di ba? Second na natin. So, eto lang yan. Kung 20s ka, 30, 40, 70, 80, basta magganyan. Eto lang, hindi ko hihingin yung buong buhay mo na gawin ang global. Nakanya? Yes. Ang gawin mo lang, what if gawin, gayahin natin to. May nag-start dito at the age of 33. So, at the age of 33, after 8 years, ang kinikita niya, 1.5 million per month. Wow. Okay. So, kung kinatawag ka ngayon, dagdagan mo lang ng 8 years. Huwag na lang 1.5 million per month. 500,000 na lang per month. Huwag na natin ganyan ito. Binabaan na natin. Yung tao niyan, ako yan. Yeah. Parang pinapalakpak niya. But if ilang taong ngayon, dagdagan mo lang 8 years. And after 8 years, huwag na 1.5, 500,000 per month na lang. The question is, paano mo i-enjoy ang buhay mo for the rest of your life kung ganyan ang income mo? Sarap. Tanong, ano kaya ang kotse yung dinadrive mo? Yes. Saan ka na kaya nakatira niyan? Yes. Ang tanong, ano kaya itsura mo pag kumikita ng ganyan? Yes. Anong mga bansa kaya ang napuntahan mo? Saan na kaya yung mga date mo? Siyempre, meron din tayong dream date, di ba? Yes. Ang babae, meron din. Ang lalaki din, dream date din, di ba? Nakapag-date-date na tayo sa ibang bansa. Ang girlfriend ko, Miss Ward. Yes. Tama yung girlfriend ko sa A. Miss Ward, second princess, Miss Ward. Tama yung girlfriend sa A, nasumali ng Miss Ward. So, beauty queen din. Kaya sabi ko sa mga lalaki, huwag kayo masyadong magmadali. Unahin mo muna career. Kasi pag nauna mo yung career mo, madali na lang kasunod love life. Nakaya nyo? Kasi kapag ka nag-love life, kainuna mo yung love life, at wala ka pa rin pera, babalik ka pa rin sa career mo. Nakaya mo? So be wise kung saan mo i-spend yung oras mo, yung sipag mo, yung galing mo. Kasi pwede ka naman magsipag sa iba, pero hindi nakakayaman. Pwede kang gumaling sa ibang field, pero hindi nakakayaman. Nakaya nyo po? Bakit pag ikaw gumaling dito sa loob ng 8 years, pagpalagyan mo ito, sabi ko, 500,000 per month na lang eh. What if nag-start ka 50? So at least, bago ka mag-60, may residual income ka. Nakuha niyo? What if nag-start ka early 20s? Kung sa buhay mo, dito pa lang. Parang life begins at 28 ka. Anong buhay ko nung nag-edad ng 40? Una, hindi ako mukhang 40 kasi may pera. At na-enjoy ko yung buhay dito. Eh, lumalaki pa ng lumalaki income. Lumalaki pa ng lumalaki. Eh, ang goal ko mag 1 million per week. Ay, mga first time na nasa shop, naiintindihan kita. Kasi hindi ka pa sanay sa mga figures. Nakuha mo, ang utak mo, kahit million-million, hindi ka na masisi kasi bakit hindi ka sanay. Pero kung may yaman ang kausap natin, normal sa kanila yan. Normal sa kanila 100 million, normal sa kanila magbanggit. Pero kung halimbawa, kung sanay tayo sa trabaho, na halimbawa kumikita tayo minimum or above minimum or naka 30 or 50, malaki na sa 100,000, pumuputok na sa sumasakop na utak mo, nagkataon lang kasi hindi ka lang sanay. What if ngayon, sanay mo siya? Sa utak pa lang, sanay ka na. Kasi lahat ng gusto natin, depende yan sa paniniwala mo.
So what if kung gusto mong umaman, i-feel mo talaga? Pag sinabi ko, pag tinanong ko sa inyo, sino rito yung gusto mong umaman, tumaas ka, wala kang kapakayalan sa katabi mo. Nawa mo? Yes. Kasi gusto mo naman talaga yan. Yes. Kahit kumakontra yung utak mo, okay lang yan. Kasi dapat makonvince mo yung utak mo at paniwalaan mo na mangyayari sa'yo. Yes! Yes. Sinabi mo, gusto mo maging milyonaryo, sabihin mo na sarili mo, I am a millionaire. Kahit sumasagot yung utak mo na, eh, okay lang yan. Hanggang makonvince siya. Hanggang pag nakonvince siya, gaganahan ka, mag-inspire ka. Yes! Napa mo? Yes! So, ganun lang kapatid. Sabi ko, eto lang yung buhay mo. Sabi ko, 8 years pa lang. Ang tip ko naman, Louie, mga nasa gantong edad na ako, 60 na ako pataas. Okay lang yan. Mag-recruit ka ng mga bata na mas malakas sa'yo. Kung gusto mong iplano ang buhay mo, mag-recruit ka ng mga pamangkin mas bata, mas aggressive sa'yo. Okay lang yung mga kasing edad mo, eh, share mo ng products, paggamit ng products para at least may produkto. Pero kung gusto mo mag-build ng network mo, mas bata sa'yo. Ito yung mga age na dapat makipagtrabaho ka sa mas bata sa'yo. Parang nagtayo ka ng company, parang kung meron ka negosyo, ang i-hire mo mas magagaling, mas aggressive, mas bata. Kasi meron si Tita Jodora, ang laki ng income ngayon. 72 years old, pero nagkakalating nito. More than. Crafty. Kaya ito, pag nandito ka, work hard. Work hard. Ilagay mo sa tamang opportunity. Eh ngayon pa lang dapat i-claim mo na na mayaman ka. Ayaw mag-i-claim. Ayaw mag-i-claim. Ito yan. Ito lang. Gusto ko sabihin mo siya na the moment na pag sinabi mo, yung sabihin, imagine mo kung ano yung pangarap mo. Tuturuan kita mangarap. Kasi hindi ka na nangarap. Lahat kasi imposible na sa'yo. Correct? Dapat i-reformat natin yan. I-break mo yan kasi dyan magsisimula yung pagyaman. Kailangan i-break mo muna. Okay ba yun? Yes! So, pagka hindi ka pagka sumasagot, ituloy mo lang. Una, matatawa ka na ginagawa kasi awkward. Kasi awkward kasi wag mong isipin may pera ka wala. Ang isipin mo, gusto mo yan. Kasi gusto mo naman talaga umaman. Yes. Unahin ko rito. Sino rito yung gustong umaman? Okay. Kahit first timer ka, okay lang. Umall out ka. Kasi hindi lang ito mangyayari sa labas. Tapa mo? Kasi walang magsasabi sa'yo sa bahay. Na, gusto mong umaman? Malabo yun. Kahit sa trabaho, malabo din yan. Diba? Pag sinabi mo, gusto mong umaman? Ano sabihin sa'yo? Gutom lang yan, pre. Kaya dito, walang mong kukontra sa'yo. Walang kukontra, correct? Yes! Kasi lahat sa loob na to, gusto mong umaman, correct? Yes! I-feel mo, isigaw mo, i-feel mo talaga. Before I end, gusto ko lang makita yung mga taong interesado. Yung kung first-timer ka, sino rito yung first-timer na feel niya rin, na gusto ko rin subukan. Kahit magkano pa yung investment na yan. Guys, sige, taas na. Tayo po kayo. Pwede makita? Tayo. Tayo, wag mo na kayo po. Tiyan lang. Congratulations sa mga tatoy at mayahabol pa, alam ko. Kasi pag tayo mo na yung indikasyon niya na lakas ng loob, lakasan lang ito ng loob. Hindi mo alam kung paano ka mag-join eh. Hindi ko alam kung may pera ka ngayon eh. Tip, kung may pera ka, diretso ka na sa counter, join na agad. Pag na-feel mo, i-grab mo agad. Pag na-feel mo, wag ka na mag-isip-isip. Nakanyo, basta pag na-feel mo, nagandahan ka, edi join na. Nakanyo? Pangalawa, tip ko sa inyo, aralin niyo may multiple accounts. Kasi, diba, may 1 account, 3 accounts, 7, may 15 accounts. So, mas maganda kung maaral mo para at least ma-maximize yung income. Nakanyo? Ang tanong. Tapos, yung tip ko kanina, gabi niyo. And tandaan niyo ito. Kasi this time, kailangan natin maging wise. Marami masisipag. Masisipag tayo, pero this time, ibuhos natin. Kung masisipag, kahit magsimula ka muna part-time, hindi kailangan mag-resign agad. Correct? Part-time, ang goal mo, madoble, matriple mo yung sweldo mo. Hanggang, ang importante rito, yung matuto pa yung first year mo, second year, third year. And believe me, simulan mo ulit mangarap. Mangarap ka, wag mo, kung may past experience ka, may failure ka before, matuto ka doon, pero wag ka madala. Nakanyo? Kung may magsabi sa'yo na iba, huwag ka maniwala doon. Ang pinag-usapan natin, ikaw mismo, na nakatayo dyan. Yes. So, talampakan natin sila. This time, before ako matapos, gusto ko tayo tayo lahat. Okay lang ba? Yes! And, kahit first time mark ka, all out ka, gusto ko isigaw mo to na I am a millionaire. Okay lang ba? Yes! Okay. Oh, teka lang ba? Oh, sino first timer? Pakistasan ulit ng kamay.
Dahil sa mga first timer, i-feel mo to, correct? Wala kang pakialam sa katabi mo. Ang kausap mo to, gusto mo naman talaga to. Gusto mo rin magka-kotse, gusto mo rin magandang buhay, gusto mo rin makatulong sa parents mo, gusto mo rin makatulong sa kapatid mo, gusto mo rin magandang buhay talaga. So, it's about time na umulog ka ngayon kasi wala ko kontra sa'yo. But pag sinabi kong ito, pag I am a millionaire, imagine your life kung mayaman ka. Imagine your life kung nagdadrive ka ng kotse. Imagine your life, every time na sinasabi mo I am a millionaire, mag-imagine ka ng buhay mo na milyonaryo ka. Yes. Core nito. Pero take note, gawin mo siya 100%. Kasi minsan man ito gagawin sa buong buhay mo, do it 100%. Yes. Wala kang pakialam sa katabi mo, correct? Yes. Sisigaw mo lang 10 times, I am a millionaire. Is it okay? Yes. So, taas ang kamay ng kamay na magpa-participate? Yes. Mag-participate po tayo ng 100%. Yes. Okay ba yun? Yes. So, bibila ang tatlo, tapos bibila ang 1, 2, 3, basta 10 times. Okay ba yun? Yes. Tapos, i-feel mo talaga kasi ikaw yan, correct? Yes. So, bibila ang tatlo. Ready na kayo? Yes! Pwede ka pumikit para makita mo talaga sarili mo na yung mayaman. Yung ano yung tsura mo, ano yung tsura mo, maganda ka pa, gwapo ka pa, di ba? Tama, di ba? Yung ano, pagka ayaw mo nila, ano din ang drive mo po, siya nung mula, sa pa-umuwi, sinong ka-date mo, first time mo, nilabas yung family mo, first country mo, di ba? Anong itsura mo? Dapat pag na-imagine mo, yung family mo, anong reaction ng family mo, anong reaction para at least makakonect ka sa feeling. Kasi yun ang importante, makuha mo yung feelings, makuha mo yung ma-excite ka. Yung talagang pagka ina-imagine mo siya, as in real, as in talaga nangyayari siya. Okay ba yun? Yes! Inhale, exhale. Inhale, exhale. Bibilang ang tatlo. 1, 2, 3, go! Yeah.